Day, mga kabakyard, nandito na naman tayo. Magandang araw sa inyo lahat. Dito na naman tayo kung saan magbibigay tayo ng orga sa ating mga gills at magbibigay tayo ng vitamins din sa ating mga piglets. Dito tayo, samahan nyo, guys. Ang kilo nga pala nitong ano nung itong gels ko na ito ay ano mga 120 kilos divide mo sa 33 kilos per 1 ml kaya lalabas mga 3.5 siguro. Mga 3 ml something mga ganyan. So ganito ako maglalamag kukuha ng ano. Ito ang aking mga gagamitin sa backyard. Since malaki naman na ito, pwede na siya sa gauge 18. Gauge 16 pa lang. Ito nga pala yung ano, yung gills natin na ano. Ang ginagamit ko nga pala ka backyard na ano, na purga ay ito. Nakikita ito. Ivermectin ang pangalan niya, Iverjic. Disclaimer lang mga kabakyard, hindi naman ako nag-i-endorse kung ano-anong produkto rito. Itong ginagawa ko lang to kung ano yung binibigay ko sa aking mga ano, baboy. Ay base lang ito sa aking ginagawa at saka mga 2 taon ko na ring experience dito sa aking ano, mini backyard. Ganito. Magbibigay tayo ng dito 120, siguro mga 3.5 ml ang ibibigay ko rito sa ano. Yan, nasa pagitan na siya ng 3 ml, tapos nakakalahati pa siya. Ayan, doon na siya. Okay na. Okay. Yung iba kasi, ang ginagawa ay pinatalian pa yung ano, yung bunganga ng baboy. Kasi, di ba magalaw. Pero sa, ano, sa practice ko rito sa aking mini backyard. At since subcutaneous naman yung ibibigay natin ay dito ko sa ituturo. Tawag doon. Okay, bigyan ko siya ng pagkain. Minsan dito siya ibibigay. Yung iba dito binibigay. Siyempre pag diyan mo nilagay, aangal yung baboy para magre-resist. Pero dito, tapos pag nagbigay kayo mga kabakyard, parang gagawa kayo ng temporary pain. Parang kurting nyo na ganyan, di ba? Masakit kahit sa atin nga ay medyo, di ba? Pag ituturok nyo na yung itong sirin, alas din na rin siya maramdaman ng baboy. Dahil, ang akala niya, yung sakit pa rin na kinukurot-kurot yung pala, Parang take lang siya na, Ayan na. Kabakyard, okay na. Okay na. Galat. Nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng peak na yung naramdaman na sakit. Ito pa ang mga kabakyard. Magbibigay din tayo ng purga sa ating mga piglets at saka magbibigay na rin ako ng vitamins at the same time. Ito po ang aking ginagamit. Vitamin B complex, Bilamil ang ginagamit. Ito, matagal ko na itong ginagamit. Lagi kasi mga piglis na
Nag-release siya ang kilo nito, mga 10 to 15 kilos na siya. Upon pa lang sila ngayon, 40 days pa lang sila ngayon. Ay, bibigay kong ano dyan, 10 to 15 kilos, bibigay ko mga ano dyan, mga 3.5 cc, 0.3 ml ang ibibigay ko lang. Sekarang baru lihat lagi sebalik saja. Itu lapisan. Ayo, ayo. Karena binibigay ko rito sa bilamil 1 ml talaga siya. Ang purga. Apa? Purga, purga na ibigay dito. Ito, tayo. Siya na mga backyard, wala kasi akong Combinex, kaya itong ginagamit ko lang muna pang marker. Mababalik. 5 minutes lang. Charot. So ayun mga kabakyan, naishare ko sa inyo kung paano yung ginagawa ko rito sa aking mini backyard. Nagbibigay ako ng vitamins at kung paano ako nagbibigay ng pamurga at kung saan ko tinutusok at saka kung saan kung paano yung tamang pagbibigay ng kung ilang ml, kung ilang cc. Kasi mahirap pagka na-overdose yung lalong-lalo na sa purga, pag na-overdose, magkakaroon siya ng side effect. Mga siguro magkakahilo-hilo. Kaya minsan, yung iba, parang naglalaway-law yung baboy, yun na yung overdose nung ano. Yun yung naranasan ko sa ano, sa pamurga. Para naghilo yung baboy siguro. So ngayon, yun na yun. Mga kabakyad, kung bago lang kayo sa aking channel, baka pwede makahingin ng like, comment, open po sa comment, at saka paki-hit na lang po yung bell button para sa susunod na akin pag-upload para mas marami pa kayong tutunan, lalong-lalo na po ito sa mga baguhan. At saka sa mga veterano, pwede skip na lang po pag ano. So, ganun lang po. Good day mga kabakyan.